Hello mga kapatid! So usapang NFT na naman po tayo. And for this video, gagawa natin ng review tong bagong-bagong game na to, which is Ashward. Yes guys, this is an NFT blockchain-based game nga under siya ng Binance Smart Chain. So ipapakita ko sa inyo lahat ng advantages and kung ano yung reason kung bakit ko to ginawa ng review. So binulong lang sa atin nga to ng ating isa sa ating mga kaibigan sa crypto, and this is one of the big things na lalabas nga within this month. Share ko sa inyo lahat ng information as well as yung beta. Titignan natin kung paano siya lalaruin. Pero bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. Let's go! Alright, so bago tayo mag-start, meron nga silang event ngayon na gusto ko lang i-share na who is the most active. So it's better guys na sumali kayo sa mga social media nila, especially dito sa Telegram and Discord. So marami silang channels. So meron silang Telegram, Discord, Twitter, Facebook, Medium, and YouTube. So dito sa Telegram, naglabas sila ng event wherein yung top 30 members with the most interaction sa ating Telegram group global will get these prizes guys. So ipa-flash ko to para mas malaki nyong makita. So mag-i-start nga yung duration niya at 1 PM today until 1 PM the 24th of February. So 10 days nga magra-run tong event na to. Dito may mga requirements, bawal mag-spam and hindi kasali yung mga moderator. So hindi rin pwede yung mga paulit-ulit lang na project like this one, hi, good project, nice project, etc. So dapat may sense yung mga sinasabi natin and mas maging active tayo sa group na to. And kung makikita nyo guys, napakalaki na ng Telegram community at population nila. Alright, so ito nga pala yung website natin guys, ashward.io. So again, this is a virtual world nga raw that utilizes the play-to-earn game model with medieval setting and pixel graphic. So nauuso na nga ngayon yung mga games na pixelated like yung Bomb Crypto nga na madalas nating nilalaro. And marami pang iba guys. So marami din tayong na-review ng mga medyo pixelated nga na graphics. And this is actually an advantage kasi syempre mas mababa yung kinakain na itong storage or RAM sa computer. And traffic na rin, less traffic na rin to sa database nila. So ibig sabihin mas magiging smooth yung gameplay natin kapag mas pixelated yung mga laro. Pero it doesn't mean na makaka-apekto to sa gameplay natin since nage-enjoy pa rin naman tayo. So ano nga ba yung meron dito? Ibabrowse lang natin yung website ng mabilis. So dito nga meron silang video sa YouTube wherein pwede nyo rin makita kung paano yung mismong gameplay natin na i-expect once na ma-release na nga tong game. And dito sa baba, yan makikita natin yung mga klase ng heroes. So dito meron 3 types of heroes. Meron tayong melee, range, tsaka mage. So obvious naman yung mga melee guys is yung mga malapit ang tumitira. Ibig sabihin mga may spada siya, spear, and what not. Meron din siya mga shields yan kung makikita nyo dyan. So may mga rarity din siya guys. So meron ditong common yan. So merong rare yan, epic, legendary, and mythical. Tapos dito naman sa range, ganun naman din. Pero ang difference nga lang dito is ang range nga guys is tumitira ng mga arrow, basta mga long range siya. So obvious naman yon. And also yung mage is ibig sabihin ito yung mga magician. So ito yung mga gumagamit ng mga elements and medyo long range din sila. So yun yung mga types ng NFT or ng mga heroes na expect natin dito sa game. And pwede rin silang ma-upgrade guys. So for example, dito sa mage, yan, may mga option dito para i-upgrade sila. So mamaya explain natin yan further sa ating pitch deck. Yan, so yan, 4 and 5. So ito yung pinaka-maximum na upgrade niya. So sobrang angas tignan ng graphics. So ito yung features nila. So meron silang gameplay wherein they build a flexible battle formation to explore the story with adventure mode, assemble the bravest warriors to participate in the fierce battles in the arena, or simply defeat the bosses in casual mode to get certain reward. So marami nga tayong gameplay dito na aasahan. So meron nga tayong PvE or player versus environment, may PvP din, meron din tayong mga boss battle. So ASC token, so ito yung parang pinaka governance token nila, and ito yung nag-iisang token na meron sila. Pero as of the moment, while I'm recording this video, hindi pa nga nare-release tong ASC token, so wala pa kayong mabibilihan nito.
So, i-update naman tayo ng mga moderators and developers sa mga social media nila once na lumabas yung token, or pwede ring mag-upload din ako ng content kapag na-release na to. And play to earn, of course. So, kaya tayo mag-i-invest para makapag-earn din naman, diba? So, competitive daily task. So, may mga daily task din tayo. Weekly mission or send your heroes to protect the land and receive rewards with the farming mode. So, players also receive rewards based on the leaderboard in arena. So, ito nga yung roadmap nila. Q4 of 2021 sila nag-start. So, nag-build na nga sila ng core team. So, dito na nga tayo sa Q1 of 2022, wherein dito na nga lalabas yung mga NFT Genesis sale, private community round, public sale and listing, which is yung internal DEX, launch pancake. So, sa pancake swap sila magpa-public sale. So, pwede nating bilhin yung token sa Pucoin and pancake swap once na i-release yung IDO. Game testnet. Alright, so yun yung lalaroin natin mamaya. And game mainnet. So yung mainnet nga, expect natin within this Q1. So within February or March, i-release nila yung pinaka mainnet wherein makakapag-play to earn na tayo. So sa Q2 naman, expect natin na lumabas yung marketplace. Pwede tayo makapag-buy and sell. Update ng PVE. So magkakaroon ng mga ibang variations ng PVE natin. Character update, hero awakening. Awakening is yung upgrades system. Q3, so expect natin dito yung new item and then beta test para sa PvP mode. So sa core team nga, so ito yung nagustuhan ko rito sa game kasi fully doxed sila. Okay, so na-search na rin natin yung mga names nila and may mga ilan naman sa kanila na may mga experience na talaga dito sa crypto. So kayo nang bahala magbasa rito ng information about sa background na itong mga to. Pero bigyan lang natin ng highlight yung pinaka-CEO nila and founder, which is si Andy Fee. Which is, siya yung CPO of Louis Studio. So meron siyang 6 plus years experience in researching IT and 4 years as a digital marketing leader. Okay. So marami pa silang mga team. So ito yung isa sa mga ganda sa game. So hindi lang sila parang konting team lang. Kasi kapag ganun, mas mahihirapan tayong mag-develop ng game. So kapag mas marami, syempre mas diverse yung game development and mas mabilis yung action nila if ever na magkaroon ng mga bug or ng mga issue sa game. And one notable information nga dito sa advisors nila, so makikita nyo rito, si Stephen Nguyen is technology advisor. So CEO din siya ng S-Photon, so kilalang website to. Founder of X-Lab, guys. Take charge of architect and designing the system of multi-blockchain and IT project. And also dito si Michael Nguyen, siya nga ang CMO ng Space Crypto, guys. So ito nga yung dalawang partners nila, S-Photon and Nazot Studio. Okay? Alright, so punta naman tayo sa pitch deck. So dito natin makikita yung mas maraming information. Alright, so yung information nga na makikita natin dito sa pitch deck is yung mismong introduction nila, yung market, the game, hero, gameplay, earning, economy, and about us. So bibigyan lang natin to ng mabilis na rundown. So quick introduction lang. So we are aiming to offer a deeply immersed world in which players will become explorers and conquerors of the virtual worlds and game collateral play without central authority. So we provide creators true ownership of their creations as non-fungible tokens or NFTs and reward their participation with our utility token ASC. So yun nga yung mismong normal naman na ginagawa ng mga NFT games ngayon. In the current game market, the decentralized ownership and control of user-generated content limits creator rights and ownership. So may mga ibang games nga na nagkakaroon nga ng decentralized ownership, kaya medyo hindi nahahawakan yung NFT nila. So minsan nagkakaroon ng limits, minsan hindi mo pwedeng ibenta kasi may restriction or limitation dun sa mismong game. So yun yung pinaka piniprevent nilang mangyari. So dito, bibigyan tayo ng free will kung anong dapat nating gawin. Pwede nating i-enjoy yung NFT natin, pwede nating i-trade without central control, and pwede rin natin siyang laruin. So yun yung pinaka mission and vision nila dito sa Ashward. So ito guys yung advantages ng Ashward nga. So accessible, so launch in all major platform including desktop, Windows and Mac OS. So meron din tayong mobile version, which is Android and iOS. Pwede rin tayong web-based, which is yung parang web browser lang. So yun yung isa sa maganda, kasi may mga ibang games na hindi natin malalaro sa cellphone, may iba naman na hindi natin malalaro sa computer. So low starting cost, so napakamura nga lang daw ng token nila, and mura lang din yung NFT. So low cost lang para makapag-start tayo ng game. Hindi natin kailangan ng 100,000 or 10,000 pesos para makapag-start dito.
Pero wala pa nga yung prices, so malalaman natin yan in the future. Time saving and passive income. So meron nga tong feature wherein kapag naglaro tayo ng PvE or player versus environment, hindi mo naman kailangang ubusin yung 3 oras, 5 oras ng buhay mo dito para maglaro. Since AFK game lang siya, and sobrang bilis lang niyang laruin. So once na maubos na yung energy mo, mamaya ipapakita ko yun. So balikan na lang ulit kinabukasan. So ganun lang siya kadaling laruin. So isa yun sa mga advantage ng game na to. So hindi mo talaga siya paglalaanan ng oras talaga. Pero at the same time, makakapag-earn ka pa rin. So chat is available for quick in-game communication. So magkakaroon nga tayo ng chat. So magkakaroon ng open chat or open mic sa in-game. Alright? Inflation prevention. So many activities for burning token. So ito nga, isa sa maganda. So maraming games nga na walang burning mechanics, kaya may bumabagsak yung token. Pero dito nga raw sa Ashward, sinasabi nila na maraming ways para ma-burn yung token. So ito nga yung mga ways na yon: yung chest, token staking, hero reborn, hero recharge, awakening, which is yung upgrade, yung pet. So magkakaroon nga tayo ng pet, makakapag-burn tayo ng token doon. Supporting items, so may mga items din tayo na NFT na pwede nating gamitin para ma-burn yung token or mabili. So miscellaneous, so marami pang ibang ways. Lastly, diversity, so plenty of heroes, game modes, easy to play, hard to master, and propose community activities. So ano nga ba tong Ashward? So sabi nga rito, strategy game nga revolving around the never-ending battle between three races. So meron ngang human, fairy, tsaka monsters. So each character in the game has different skill. So ito nga, kada mga NFT natin may mga sarili-sarili silang skill. And magkakaroon nga rin tayo ng mga squad dito. So ang mga ma-expect natin dito is mga card collection. So medieval setting nga, is medyo pixelated din. So makaluma nga yung drawing nila and also pixelated, which is best para sa mga, you know, old players katulad natin. So play to earn. Of course, kikita tayo kapag naglalaro, and under nga siya ng BEP20 Binance Smart Chain. So yung mga normal na ginagamit natin na panglaro using the MetaMask, and yung mga games na nire-review ko, most of the time naman is Binance Smart Chain yung ginagamit natin. So hindi natin kailangan mag-adjust. So ito nga yung mga heroes natin. So ito nga yung mga mage, so different kind of hero. So na-explain na rin natin to sa main website nila. Ayan, so hero awakening. So yun yung parang mga tier 1, 2, 3, 4, 5. So every time nga na ina-upgrade natin to, nagbe-burn tayo ng token. Pero syempre mas lumalakas sila. And nagkakaroon sila ng mga special skill. So ito yung mga requirements. So may mga token na kailangan nating i-burn para makapag-upgrade. So yan, ito yung mga prerequisite nila. And ito, magkakaroon ng plus aura, plus ultimate kapag naka tier 5 na nga yung mga NFTs natin. So hero grade, so ito yung tinatawag natin na rarity. So may common, rare, epic, legendary, and mythical. So makikita natin dito sa next slide yung drop rate nga. So sa chest natin mabubuksan yung mga heroes. So dito 70% yung common, and then 0.5% yung mythical. So medyo mahirap natin makuha yung mythical. Kaya sigurado pag nakakuha tayo niyan, sobrang mahal niyan kapag lumabas na yung marketplace. So dito naman tayo sa gameplay. Actually idle game lang naman siya, pero kailangan nating mamili ng hero na isasalang. So may tatlong NFT nga na pwede nating makuha. For example, ito yung heroes, yung pets, which is coming soon pa lang, and then yung items. So ito yung mga supporting items na makakatulong daw sa mga NFTs natin para mas tumaas yung rewards natin or para mas lumakas tayo. So sa gameplay naman, meron din tayo ditong tinatawag na battle mode or battle royale mode, PvP arena, so PvE, and then yung kingdom guardian, which is farming mode nga. So yun yung mga malalaro natin dito. So meron din tayong clan system wherein magkakaroon tayo ng mga grupo. And yung features nga niya is magkakaroon tayo ng clan shop, so wherein makakabenta tayo ng mga exclusive items para sa mga members ng clan. May mga quest din sa clan, so syempre mas makakaroon tayo ng mga rewards dyan on top of those daily quests. And then clan raid, so syempre lalaban tayo sa boss fight ng mga, may mga boss din kasi na sobrang lakas na hindi natin kaya mag-isa, so kailangan natin ng katulong doon. So earnings, so paano tayo mag-earn dito? Syempre kailangan nating mag-complete ng daily quest,
weekly quests and special events. Meron din tayong tinatawag na farming. So kapag naka rank na tayo sa leaderboard, so syempre may makukuha tayong rewards doon. And sa staking, so meron din silang staking dito. Marketplace naman, so syempre dito natin mababuy and sell yung mga NFTs natin. Going naman sa economy, so dito makikita natin yung graph ng economy system natin. So yung pula nga is yung mga nababurn na token, yung green is yung mga ma-earn natin, and yung arrow na black is yung mga transaction na pwede nating magawa. So sa taas, ito yung mga activities na pwede nating gawin sa game. So of course, bibili muna tayo ng hero. So sa hero, pwede tayo mag-reborn, mag-recharge, kapag mauubos na yung stamina natin, mag-upgrade and ng fusion. So every time na ginagawa natin yun, nagbe-burn tayo ng token na ASC token. So dito nga, once na magawa natin yun, yung mga tokens nga is mapupunta sa reward pool, sa dev fund, and dito nga sa arena. So ecosystem fund nga, so ito yung information na makikita natin dito sa Ashward. So may mga ASC selling tax nga tayo, so every time na nagbebenta tayo, merong mga tax nga doon. So hindi pa specified kung magkano yung tax, as well as sa marketplace, energy booster, and sa pet. So every time na nagkakaroon tayo ng mga gantong transaction, nako-convert siya into ASC token or BUSD, and then napupunta yun sa dev fund or sa ecosystem fund. So yun yung mga two routes na pwede niyang puntahan, and yun naman is mapupunta naman for operation, for marketing, adding ng reward pool, syempre burning ng token, and buying back, as well as adding ng liquidity pool nga. So para daw ma-prevent natin yung inflation, magkakaroon nga tayo ng mga burning mechanics. So ito yung mga burning mechanics natin, so na-explain na natin yan kanina. ASC token utility, so meron nga tayong 1 billion na supply. And for the tokenomics, yan, so makikita natin dito yung mga token. So yung private sale nga is 100,000, which is yung 10% nga ng token. So 2% sa strategic partner. IDO is 1.5%. Advisory is 1%. Sa team is 12%. Marketing 12%. Play to earn is 30%. So good, ano yun, good distribution. Mining and staking is 15%. Liquidity pool is 8.5%, and reserve sa ecosystem 8%. So dito makikita nyo mga vesting and nakalock siya. So for example, itong strategic partner, 6 months siyang hindi nila makukuha, and then once na na-unlock nga siya, magbe-vesting siya ng 18 months. So yun yung ibig sabihin nito mga to guys. Dito sa team naman, sa development team, so 12 months siyang nakalock, so hindi nila yun makukuha ng 12 months. And then after 12 months, magbe-vesting pa yun ng 24 months. So ganun siya katagal guys. And yung plano nga nito guys is vesting nga nila ng liquidity sa play to earn tsaka sa mining and staking. And sa liquidity na rin is 36 months nga. So ibig sabihin ito guys, so 3 years yung parang tinatarget nila para ma-release lahat ng 1 billion na token. Alright, so yun yung mga noted information na makikita natin dito. So punta na tayo dito sa mismong game. Laruin na natin siya. Okay, so nandito na nga tayo sa mismong game nila. And ito nga yung pinaka-homepage nila. So dito meron tayo sa taas na makikita na base. Yan, so ito yung base natin. Wala pa nga tayong NFT na nabibili. Marketplace, hindi po pa siya napipindot. Ito yung arena. So dito tayo makakapaglaro. Yan, so marami yung pwede nating laruin dyan. So conquest, so dito tayo bibili ng NFT natin. And hero, so wala pa nga tayong hero. Okay, so punta muna tayo dito sa conquer, sa taas. Alright, so hanap tayo ng NFT dito. So bilhin na natin tong giant box na mayroong 8 heroes. Okay, so sana maganda yung makuha nating rarity. Alright, so nakakuha tayo ng epic. Okay, legendary, nakakuha din tayo. Medyo swerte tayo ngayon eh. Alright, ito rare. Alright, another legendary. So sana makakuha tayo ng mythic kahit isa. Ayun, sakto. Ito, mythical. Si Maxen. So, ano siya? Throw class. So, ibig sabihin, ano to? Archer. Or range. Alright, another mythical pa. So, yan. Ito yung mga nakuha nating heroes. So, ngayon, itry na natin siyang isa lang sa game. So, paano tayo babalik? Punta lang tayo dito sa box, sa taas.
And then punta tayo ng arena, or pwede rin muna natin i-check yung mga heroes natin. Ayan, so ito yung base nga natin. And then ayan, ito yung stats niya guys. Meron tayong experience, and then meron din tayong tinatawag na stamina, yung green na bar. So nandito yung mga stats natin, yung health, attack, defense, stamina, ano tong parang thunder, energy ata yan, and then yung star nga natin. Ayan. Ayan, so ito sila. So medyo maganda yung kuha natin ngayon. So try na nating umatake. Hanap tayo ng pwede nating laruin dito. Okay, so try nating laruin tong casual. So quick pick lang tayo para mapili natin yung mga heroes. Hanap tayo ng iba rito. Yan. Try natin to si ano, Fefina. Yan, para may ano tayo. Isang melee and then dalawang range tas isang mage. Yan, so try natin. Okay, so ito nga yung first boss natin. Yan, medyo napunta sa likod yung ano natin na melee. Naku, medyo malakas tong level 1 na to ah. Naku, level 1 pa lang tayo guys. Hirap na tayo. Ayan, medyo makunat yung isa natin guys. Ayan. So, namatay na nga yung isa. And then, nag-earn tayo doon ng 1957 na experience. Okay. Pero yung iba guys, kapag namamatay, mababa lang yung experience na nakukuha. Ayan. So, ito na yung level 2 ng casual game natin. So, pwede natin ito i-fast forward. So, wala akong pinipindot dito, guys. Ayan. So, natalo nga tayo dun. So, back lang natin to. Ayan. Puno pa rin naman yung mga stamina nila. So, try natin ulit laruin. Alright. Bumalik ulit tayo dito sa level 2. Medyo malakas nga siya, no? Hirap niyang talunin. Kahit level 2 pa lang, guys. Okay. So, tingnan natin kung ano pa yung ibang pwede natin gawin dito. Itong adventure, hindi pa siya nakiklik. Itong raid, hindi pa rin. So, yung casual lang talaga yung malalaro natin. Pati yung PvE or PvP, pati yung other, hindi pa rin natin siya nakiklik, guys. So, for now, ito pa lang yung casual. Yun pa lang yung pwede natin makita. So, itong market, pati yung cathedral. Yan, ito yung cathedral natin. Ayan, so makikita natin dito guys, oh, may mga ano na, wala nang mga buhay yung mga NFT natin. So baka naubos na yung buhay nila gawa nung namatay sila kanina. Ayan, so ito na lang yung apat na natitira natin. So try natin silang yan, oh, isabak. Ayan, fight natin sila. Okay, finast forward ko ng konti. Ayan lang. Ayan, so talo pa rin. Ayan. So yun pa lang yung beta version natin guys. So for now, yun pa lang yung pwede natin makita. And kung mapapansin nyo, cute lang. Kasi yung mga NFT natin is makikita natin dito sa mismong field. Ayan, so mapapansin nyo sila guys dito. Ayan, palakad-lakad lang sila dyan sa paligid. Okay, so medyo nakakatawa lang. So kung mas marami tayong NFT, mas marami tayong nakikita dyan naglalakad-lakad. So yun lang isa sa notable na nakita ko. So quick feedback lang. So dito nga sa mismong beta version niya, since limited lang yung information and limited lang yung access natin, is masyado nga malakas agad yung kalaban. So, hopefully maayos nila yon. But for everything else, so okay naman lahat, pati yung graphics, nagustuhan ko siya. Since medyo old school yung mga trip ko talaga. As well as idle game lang siya. So, hindi mo talaga kailangan paglaanan ng oras. Once na maubos mo yung stamina mo, pahinga ka na, balikan na lang ulit bukas, tsaka mo siya laruin. And kung makikita nyo sa taas guys, nag-earn ako agad doon ng 53 na token. Since 5,000 yan kanina guys eh. So, yun lang naman yung dito sa game na to. So, I hope na may natutunan tayo sa video. Please like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para lagi tayong updated sa usapang NFT. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless, and I see you on the next video. Peace!